ngayon, mga kayang farmers, bakit nga ba tayo nagdadamo, no? At bakit natin kailangan magdamo? Ito na siguro yung pinaka-basic na tanong na pwede nating itanong sa mga damologists. Alam niyo yung mga damologists, mga kayang farmer? Sila yung mahilig magdamo. So yun, tawag ko sa kanila damologists. Gaya netong, yan, si kuya. Ayun. Ang aking pamangkin, yan. Bata pa lang, damologist na siya. So meron na siyang isang kurso na napag-aralan, no, mga kayang farmers. So ang tanong, mga kayang farmers, no, gusto mo bang magdamo? Kapag ikaw ay inutusan at napilitan ka lang, at yun nga, napilitan ka, ang tawag doon ay pagdadamog, hindi pagdadamo. Kapan ay willing na willing, no, pagdadamo, at tinutusan ka ng tatay mo, ng nanay mo, magdamo ka doon, at syempre willing ka, ang tawag doon, masayang pagdadamo, mga kayang farmers. At meron pa tayong mga kasabihan, no, mga kayang farmers, mga kasabihan ng mga matatanda na mahirap daw mamatay yung masamang damo. So ngayon titingnan natin kung ano yung masamang damo at mabuting damo sa ating pagdadamuhan. Kung mahirap bunutin yung damo, ibig sabihin masama yon. At katuwaan lang yun, no, mga kayang farmers, para hindi naman kayo maboring sa ating channel. So ayun nga, mga kayang farmers, no, ang kadahilanan kung bakit natin kailangan magdamo o kailangan natin tanggalin yung damo sa ating halaman. So ang unang kadahilanan, mga kayang farmers, kung bakit tayo nagdadamo. Sino ba naman ang may gusto sa may kaagaw, no? Kung sa tao, ayaw niyang may kaagaw sa jowa niya. Siyempre, sa halaman, ayaw niya rin na may kaagaw sa nutrients. Alam niyo ba na napakalakas kumuha ng nutrients or manguha ng nutrients ang mga damo sa mga gilid or sa mga tabi ng ating mga halaman? So ibig sabihin, pag dumami sila, pwedeng mamatay or ma-lack of nutrients yung tanim natin na vegetable dahil sa mga damo na yon. So kailangan natin silang tanggalin. Pangalawa, mga kayang farmers, no, mahirapang lumaki yung mga tanim natin na vegetable kapag mas naunang lumaki yung mga damo sa gilid niya. So kailangan natin tanggalin to kahit maliliit pa lamang siya. Pangatlo, no, mga kayang farmers, sino ba naman ang may gusto na may umaaligid-aligid? Kung sa buhay natin ay ayaw natin na may umaaligid-aligid at tingin natin ay may dulot na masama. Sa damo, ganun din, mga kayang farmers, no. Kung dumadami na yung damo sa kanyang gilid, ibig sabihin, nababawasan yung nutrients na pwede niyang makuha sana, pero nakukuha ng damo. So ayun, mga kayang farmers, ito na yung pinaka-basic na tanong sa pagdadamo sa farming strategy. Pero hoping na makatulong ito sa inyo. At no, mga kayang farmers, ang pagdadamo ay isang paraan upang mapangalagaan o mas mabilis na lumaki ang ating halaman. So parang sa buhay lang din yan. So yun, gumagawa na tayo ng hugot, mga kayang farmers. Parang sa buhay lang yan. Kung gusto mong mag-stay at mag-stay ang isang tao, kailangan mong pangalagaan o alagaan. So sa mga vegetable natin, syempre kailangan nating alagaan para maging fruitful and maging productive pa yung mga vegetable natin, no, mga kayang farmers. Kasi oras na pinabayaan natin yan, mga kayang farmers, mawawala yan. Para sa ex mo lang yan, eh. Mawawala. So yun, mga kayang farmers, sa simpleng tanong ay hoping na meron kayong natutunan sa atin hugot plus knowledge, no, mga kayang farmers, sa pagdadamo. So panatilihin natin na alagaan ng ating mga tanim na halaman or vegetable para maging productive pa sila. Enjoy nyo lang ang pagtatanim, mga kayang farmers, no. Kasi balang araw pag namunga na yung mga vegetable natin na itinanim, sulit na sulit yung pagod natin, no, mga kayang farmers. At sila naman yung magbibigay ng pagmamahal o give and take lang naman yan, mga kayang farmers, no. Kapag nagtanim ka, may aanihin ka. So ganun lang yun. Para sa mga karagdagang katanungan or kung hindi man kayo nasatisfy sa ating damology na subject ngayon, pwede naman po kayong mag-search sa internet para sa marami pa pong information. Napakarami pong information doon, mga kayang farmers, no. Yun, maraming salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta sa atin sa pag-umpisa natin sa channel. At patuloy po sana kayong mag-subscribe and like and share. At wag sana kayong magsawa na suporta ng channel na to para pa sa marami pa pong videos, no. So yun, maraming salamat, mga kayang farmers, and God bless.